Naging hudyat ang pagsibol ng panahon ng propaganda dahil sa pagkakagarote sa tatlong paring sina Gomez, Burgos at Zamora, bagamat wala namang matibay na katibayan ang pagkakasala. Ang mga sumusunod na pagbabago ay layunin ng kilusang propaganda. Una, pagpapanumbalik ng kinatawang Pilipino sa Cortes ng Espanya. Pangalawa, pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila sa ilalim ng batas. Pangatlo, gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas. Pangapat, pagkakaroon ng sekularisasyon ng mga parokya sa kapuluan at ang panghuli ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa pamamahayag, pananalita, pagpupulong o pagtitipon at pagpapahayag ng kanilang mga hinaing. Ang mga kasapi ng kilusang propaganda ay sina Rizal, Del Pilar, Lopez Haina, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Pedro Paterno, Edward Durrete, at iba pa. Ang mga babanggitin ay kabilang sa tatsulok ng propaganda. Una rito ay si Jose Rizal. Si Jose Protasio Rizal Mercado Alonso y Reyalonda ay ipinanganak noong ika-19 ng Hunyo, 1861 sa Calamba, Laguna. Bata pa lamang siya ay kinakitaan na ng di pangkaraniwang katalinuhan. Sa edad na 8 ay naisulat niya ang tulang sa aking mga kababata. Sa edad na 15 ay sinimulan niya ang A La Juventud Filipina na nagwagi sa isang patimpalak sa pagsulat ng tula. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at sa Universidad ng Santo Tomas. Nag-ibang bansa upang tapusin ang kursong medisina at isulong ang pagkakaroon ng reforma sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang mga akda. Sinulat niya ang nobelang Nolimitanghere at El Filibusterismo na sinasabing naging mitsa ng pagkagising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino at naging dahilan din upang matamo niya ang minimithing kalayaan. Ginamit niya ang laong-laan at dimasalang bilang sagisag sa kanyang mga akda. Sa ikalawa niyang pagbabalik sa Pilipinas, hinatulan siya ng kamatayan dahil sa bintang na sedisyon at paghihimagsik. Pinaril siya sa Bagong Bayan, Luneta, noong ika-30 ng Disyembre, 1896. Ang mga babanggitin ay mga akda ni Jose Rizal. Una ay ang sa aking mga kababata. Sa murang pag-iisip ay kinakitaan na si Rizal ng pagmamahal sa sariling bayan sa pamamagitan ng tulang sa aking mga kababata. Isinulat niya noong siya'y 8 taon pa lamang. Nolimitanghere. Ang unang sinulat ni Rizal na gumising sa isipan at damdamin ng mga mamamayang Pilipino para ipaglaban ang kalayaan ng bayan sa pamamagitan ng himagsikan. Sa aklat na ito, hayagan niyang ipinakita ang masamang pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas at ang maling kalakaran sa lipunan na para sa kanya ay isang malubhang sakit na gaya ng sakit na kanser. Ang sakit na ito ng lipunan ay kailangan agad na malunasan dahil kung hindi ay baka maging malala at magdulot pa ng malaking kapahamakan sa bayan at sa mamamayan nito maging sa mga namumuno. El Filibusterismo. Ang karugtong ng nobelang Nolimitanghere. Sinasabing kung ang nobelang Nolimitanghere ay isang nobelang panlipunan, ang El Filibusterismo ay itinuturing naman na isang akdang pampolitika dahil kung sa Noli, tinalakay lamang ni Rizal ang mga sakit sa lipunan noong panahong yaon, sa El Fili naman ay lantaran niyang inilarawan at tinuligsa ang mga kasamaan at katiwalian sa pamahalaan, gayon din ang simbahan na nagtataglay rin ng kapangyarihang namuno sa bayan. Ang iba pang mga akda ni Rizal ay Mi Ultimo Adios o Ang Huling Paalam, A La Juventud Filipino sa Kabataang Filipino, Sobre la Indolencia de los Filipinos, Hinggil sa Katamaran ng Mga Pilipino, Filipinas Dentro de 100 Anos, Ang Pilipinas sa Loob ng 100 Taon, sa karangalan ni Luna at Hidalgo, Ang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, Amor Patrio, Tangitain ni Padre Rodriguez, La Vision de Fray Rodriguez at Por Telefono, Junto Pasig sa Tabi ng Ilog,
El Consejo de los Dioses, ang kapulungan ng mga bathala, at Mepiden versus, mahinilingan nila ako ng mga tula, at Alas Flores de Heidelberg, o sa mga bulaklak ng Heidelberg. At ang sumunod ay si Marcelo H. Del Pilar. Siya ay ipinanganak noong ika-30 ng Agosto, 1850, sa Kupang San Nicolas, Bulacan, ng kanyang mga magulang na sina Julian Del Pilar at Biasha Gatmaitan. Nagtapos siya ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Itinatag niya ang Diyaryong Tagalog at naging patnugot din ng La Solidaridad. Bukod sa sagisag ng Plaridel, ginamit din niya ang mga ngalang Dolores Manapat, Piping Dilat at Pudpu sa kanyang mga panulat. Namatay siya noong ika-4 ng Hulyo, 1896 sa Barcelona, Espanya. Naging katulong niya si P. Seriano Lactaw sa paglalathala ng naiibang pasyon at katesismo ng kababasahan ng masasakit na biro sa mga praile. Ginawa rin nila ang dasalan at tuksuan. Ang mga sumusunod ay mga akda ni Marcelo H. Del Pilar. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Salin sa Tagalog ng tulang Mi Amor Patrio ni Jose Rizal at nailathala sa Diyaryong Tagalog. Kaingat kayo! Satirikong version ni Del Pilar sa akdang sinulat ni Padre Jose Rodriguez na may ganito ring pamagat. Binanggit niya na kung sinabi ni Padre Rodriguez na ang magbasa ng Noli Me Tangere ay isang kasalanang mortal at mapupunta sa impyerno, sa makatawid ay nakagawa rin siya ng kasalanan dahil binasa niya ang Noli. Dasalan at Tuksuan. Ito ay kahuwig ng mga dasal na itinuro ng mga praile sa mga Pilipino. Sa mga dasal na ito, lantaran niyang tinuligsa ang maling kasalanan ng mga praile noon. Sagot ng Espanya sa ibig ng Pilipinas. Tulang tugon sa tula ni Hermenegildo Flores na hibik ng Pilipinas sa inang Espanya. Pinanggit niya sa tulang ito na sadyang mahina at matanda na ang Espanya kaya hindi na makapagbigay ng tulong sa Pilipinas. Ang Kadakilaan ng Diyos. Ito ay isang hawig sa katesismo, subalit pagtuya laban sa mga praile na inilathala sa Barcelona. Dupluhan, dalit, mga bugtong. Ito ay katipunan ng maiigsing tula at pang-aapi ng mga praile sa Pilipinas. La Soberana en Filipinas. Isang sanaysay na tungkol sa mga katiwalian at di makatarungang ginawa ng mga praile sa mga Pilipino. Ang panghuli ay si Graciano Lopez Haina. Siya ay ipinanganak noong ika-18 ng Disyembre, 1856 sa Haro, Iloilo. Nagtungo siya sa ibang bansa para matakasan ang pag-uusig ng mga praile dahil sa mga akdang sinulat niya laban sa kanila. Sa Espanya, itinatag niya ang La Solidaridad, ang opisyal na pahayagan ng kilusang propaganda, at siya rin ang unang namatnugot dito. Nakilala siya bilang mahusay na mananalumpati ng kilusang propaganda. Namatay siya dahil sa sakit na tuberculosis sa Barcelona, Espanya noong Enero 20, 1896. Tinatawag na Prinsipe ng Mananalumpating Tagalog kasama sina Jose Rizal at Marcelo H. Del Pilar. Binuo nila ang triumvirate ng kilusang propaganda. Ang mga sumusunod ay mga akda ni Graciano Lopez Haina. Fray Botod. Inilarawan niya sa akdang ito ang mga praile na noong unang dating pa lamang sa Pilipinas ay kasimpayat ng mga insekto, subalit pagkaraan ng makakain ng papaya at saging ay naging botod o malaki ang tiyan. Tinuligsa rin dito ang ugali ng mga praile na nagpapabayad ng mahal sa paglilibing ng mga patay, ang pagpapautang ng may malaking tubo, at ang pagbibigay ng masamang halimbawa at huwaran sa mga mamamayan. El Bandolerismo en Pilipinas. Akdang nagtatanggol sa mga Pilipino sa paratang ng mga praile na ang mga Pilipino
ay mga bandito at mga magnanakaw. Sa mga Pilipino, talumpating naghahangad na magkaroon ng maayos, malaya at maunlad na kalagayan ang mga Pilipino. Talumpating paggunita kay Columbus. Noong ika-391 anibersaryo sa pagkakatuklas ng Amerika na binigkas niya sa Teatro ng Madrid. Nang matuklasan ng mga Espanyol ang hangarin ng mga Pilipino, ipinaghanap ang mga propagandistang Pilipino at ipinabitay ang tatlong paring sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Dahil sa nangyari, sumiklab ang paghihimagsik ng mga Pilipino at tuluyang tinuligsa ang mga Espanyol, kaya nakamtan natin ang ating kalayaan.